So hello mga Kakultronics, meron naman po tayong project ngayon. Ito po ay 2.1 power cube subwoofer. So ang problema nito, Kakultronics, is hindi po siya gumagana, wala po siyang sounds. So ang brand nito is Devant. So ito po yung satellite niya, yung maliit na speaker. Yan. At yan naman yung subwoofer na speaker. So yan yung base niya. So nandito po yung amplifier niya sa loob nito. Ayan. Tinetesting ko is wala po siyang sounds. So ayan po yung specification niya. So, meron po siyang power output 80 watts. So, pakita ko sa inyo na hindi siya gumagana. So, i-on natin yung power button niya. Yan. So, yan. Nag-on na po siya. At, ito may yung RCA jack niya. Pag hinawakan mo to siya, dapat meron siyang audio. Meron siyang humming pag hinawakan mo yung dulo ng RCA jack. So, wala po siyang tunog. Yan. So, i-play na din. Ayan, Kultronics. May tunog siya. Pero napakahina. Yan. Yan lang, oh. Yan. So, ang tumunog niya sa right side lang siya. Yan. Yan, sa base niya, sa likod. Ito yung bases sa likod yan. Napakahina yung tunog niya. From sa left side na speaker is hindi po tumutunog. So ito po yung problema niya ngayon. Mahina siya. So i-check natin to kung bakit mahina yung volume niya. At saka right side lang po yung tumutunog. At hindi to ganito kalakas. Dapat meron po mas malakas nito. Kung marunong yung bass is okay naman yung bass niya, pero mahina din siya. Tapos basag yung speaker ng tunog. So ayan. So ngayon buksan natin yung Kultronics, so i-stop natin yung music. Kultronics, natanggal na po natin yung pinaka main board ng amplifier. So ito yung amplifier IC. So ito naman yung op amp natin IC. So ito po yung nag-receive ng signal music galing sa cellphone. Dito niya ibabato. So ngayon i-check natin. Pandarin natin ulit niya, naka-open siya. So ngayon galing ng supply. Para makita nyo yung Kultronics yung problema niya. So ayan. At ikabit natin ulit yung mga speaker. So i-on natin ulit. So ngayon naka-on na siya. Ito po yung volume niya, master volume. At ito naman yung volume ng subwoofer natin. Dito sa likod siya nakalagay. So ngayon, lagyan natin ng RCA cord at paandarin natin ulit kung tutunog siya ng maayos. So, ayan ang tunog niya. Mahina pa rin siya yung tunog niya. Meron siyang ano. Pero yung volume niya, naku-function siya po, mahina din. So ngayon, Kultronics, meron po tayong
shortcut na testing nito. So dito tayo mag-una sa pinaka input niya at maghihilang tayo ng pang testing ng extra volume. So gagamit lang ako ng 50k pang testing. So ngayon Kakoltronics, ito po yung gagamitin natin na volume. Ito po ay 50k. So i-bypass natin itong pinaka master volume nito ng Divant. So ito muna tayo gagamitin natin pang testing natin ito, kasi wala po siyang input na clear. So tatanggal din natin volume na to, at ito yung i-testing natin una. So wiringan ko muna. At ang pag-wiring naman sa volume Kakoltronics is simple lang po. So i-short na itong dalawa, itong dalawang paa na to, dahil itong volume na to is stereo. So i-short po itong dalawang paa. Ito po ay ground, at ito yung gitna, ito po yung output. Yan, ito po yung output. At dito naman yung sa kabila, ito naman yung input. Ito po yung galing sa cellphone. So gagamit akong dalawang kulay na para sa output nitong volume. So lagyan natin ng konting lead sa mga paa niya para mabilis dumikit. Itong gray yellow dito ko ilagay sa ground. Ito yung gagamitin kong ground. Ito naman yung gagamitin ko sa input dito sa galing ng cellphone. So ngayon punta tayo dito sa likod ng PCB board. So ngayon hanapin natin yung input ng galing ng cellphone, at input din na papuntang preamp. So unahin ko tong input ng galing ng cellphone. So dito ako mag sundan mo lang tong sundan nyo lang tong linya na nakalagay na RC input galing sa cellphone. So sundan din yung linya kung saan siya papunta. So dito siya papunta, itong dalawang paa na to. So dito tayo maghinang. At saka itong yellow, ilagay nito sa ground, kahit saan, basta ground siya. So hanap tayo ng maganda-ganda connection sa ground. So dito tayo maglagay. So ayan po yung ground niya. So ngayon, hanapin natin yung input ng papuntang preamp. Dahil i-bypass natin itong master volume niya, so tatanggalin ko na to. So hindi na ito gamitin muna. At hanapin natin itong output ng volume nito sa master. Ito yung input, output. So itong dalawa na to, ito. Ito yung mapunta ng preamp IC. So ito yung preamp niya, yan. Yan, yung preamp na yan. So dito tayo magkabit. So sa left side yan, at saka ito naman sa right side yung isa. So itong tatlong natira, itong dalawa na to is galing yan dito sa RC input. So ito papasok pupunta doon sa volume, at output ng volume dito na siya dadaan din. So testing natin ulit yan. So ngayon iwan natin ulit yung amp. So yan, naka-on na po siya, may power na. So ngayon, so may audio na po siya. Ayan, lakas yung audio niya. So meron siyang audio left and right. So ngayon testing natin. So lagyan natin ng music. Ayan, tumunog siya mga Kakoltronics. Ayan. Sa
Electronics, hindi tumunog. So check mo natin yung linya niya. Tanggal yung isang wire dito. Ayan. Tumunog na po yung dalawang speaker. Yung dalawang maliit. Ayan. Malakas siya, so ito lang po yung problema na nakikita ko. Design ng volume niya is magkaiba dito sa standard, so kasi itong volume to special lang to sa company. So may mga stock ko na volume dyan na hindi gaya nito, ganito. So ganito ang gagawin ko, yung kabit. So disimulan natin yung base. Ito yung base sa Electronics, yan. Yan. So, ngayon Electronics, tatanggalin natin to at papalitan natin ng ganitong klaseng volume. So, i-modify lang natin yung connection niya. So, ngayon Electronics, natanggal natin yung isang volume na original niya. Mas masyadong mataas siya, so ang gagamitin natin is ito lang, 25k. At kung nab niyo pinutulan kasi sobrang haba, so alosing taas na itong isa sa original. Ayan. So pero medyo may diferensya siya sa haba niya, pero okay lang, magkasya naman siya doon sa board. So ngayon ang problemahin natin ngayon ng Electronics is paano siya ikabit dito sa PCB board niya, dahil magkaiba nga yung ano niya. Yan, magkaiba. So ngayon may nakita kong bagong idea. So butasan ko to dito ng panibago. Magbutas ako ng tatlong butas at dito ko idaan yung wire niya. So i-wiring ko lang siya dito dahil hindi naman siya mawakas siya dito sa lobby. So magbutas kong tatlong pirasong butas na medyo malalaki na magkasya yung tatlong wire. Yan. At saka itong board, ginuhitan ko na yung ano niya, itong PCB board niya. Kinuha ko yung sa may ground banda, pero nagtira akong konti na layout niya para meron pa siyang ground. So dito ko magbutas sa may walang connection na. So butasan ko to dito. So magbutas muna tayo ng Electronics para maikabit natin itong volume niya. Ito na po yung wire na i-connect natin dito sa volume niya. So merong dalawang puti at saka dalawang pula. So ikabit natin ito ang output, yung pula. So medyo maano sa hinahangin dahil konti lang yung space niya. So yan, nakabit na po natin yung wire dito sa volume natin. So ngayon ipapasok natin ito dito sa butas. So itong isa. So itong puti, ito po ay input galing ng cellphone dahil sa RCA jack. So ngayon na kulang natin yung ground. So ngayon kakabit natin ito dito sa mga input niya doon sa kagaya ng original na volume. So hanapin natin yung input at output dito na connection. So sundan natin yung board niya. So kailangan connection din kanina. So ito yung input niya papuntang preamp. Ito yung ground, ito yung input din na galing sa RCA jack dito. Ito yung input ng RCA jack kasi output ito sa speaker.
So ito yung input niya. So ang kulay ng input niya is white and yellow and black. So yellow and black. So, ikulay natin siya dito kung saan siya nakatapat. So dito. Ito yung yellow and black. So ayan. So ang yellow and black is input. So dito input siya. So ngayon, itatap natin yan dito. So dito na yan ikabit. Yan. So itong isa. So yan. So ngayon ang output niya. So dito natin ilagay dahil konti lang yung space dito, masisira yung layout ng PCB. So dito natin ilagay yan direkta sa terminal. So itong yellow, yan po ay ground. So hinangan din natin yan. Dito natin ikapit yan sa may ground. Yan. Saka dito sa kabila. So ayan. Okay na po yung bagong volume natin. So ganyan lang po yung wiring niya. So ngayon mag-testing na tayo ulit kung gagana yung ginagawa natin. Ngayon, Kakultronics, ititestin natin yung ginawa ating modification dito sa volume niya. So, ito na po yung itsura niya. Ayan. So, ngayon, mag-testing na tayo ulit dito sa mainboard. So, ikakabit natin ito dito sa stock socket niya. So, itestin natin itong naka-open na ganyan. So, ikabit natin itong power supply. Yan. At itong mga input niya. So, ito sa subwoofer. Itong dalawa sa satellite niya. Yung maliit na speaker. Housing niya sa casing. So, yan. So, una din. Yan, nag-power on ako siya. So, ngayon, ayan. So, ayan, Kakultronics. Magkana na po yung modification natin na volume. So, ayan. So, ito yung bass niya, Kakultronics. Next, so ikakabit natin dito sa casing. Electronics, natapos na po natin na symbol yung power cube na subwoofer. So ngayon, Electronics, i-final testing natin itong subwoofer. So play na yung music. So ang bass, naka-open yung bass. So i-on natin. Thank you.
next, tapos na po natin na prepare yung Devant Power Cube subwoofer.